Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jason, isang sakristan sa malaking simbahan dito sa bayan ng Laguna. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng simbahan. Bawal po kasi at baka katakutan ng mga kababayan ko. Pero aminin nating halos lahat ng mga lumang simbahan ng mga Katoliko ay may nakatagong lihim. Dahil galing ako sa pamilyang laging naglilingkod sa mga kaparian, naririnig ko noon pa man sa lola ko ang hiwaga sa loob ng mga lumang simbahan ng Laguna. Grade 6 pa lang ako ay ipinasok na ako ng lola ko dito sa isang luma ng simbahan na nasasakupan ng aming barangay bilang sakristan ng isang matandang pare. Sabi ng lola ko, kailangan ko raw maging sakristan dahil kaugalian na daw yun sa angkan namin. Mula raw sa aking itay at mga tiyuhin, lahat daw sila dumaan bilang isang sakristan. Wala naman ako magagawa, Sir Van, dahil magagalit ang inay at itay ko pag tumanggi ako. Ewan ko ba naman sa pamilya ko, para bang sagrado para sa kanila ang maging isang sakristan. Ang mga binatilyong kagaya ko sa aming angkan, kailangan maging aktibo din sa simbahan. Kahit kontra kami, kailangan naming sumunod kay Lola at sa mga tiyahin naming taong simbahan. At dahil siguro kontra ang isipan ko, sa tuwing may misa ang diwa ko ay wala sa tamang wisyo. Sir Van, dahil may katigasan nga ang ulo ko, kung ano-ano ang iniisip ko. Tatlo kaming magkakapitbahay na nag-a-assist kay Father noon. Siguro pinaglaruan kami ng bad spirit at demonyong ligaw na rin sa loob mismo ng simbahan. Buong akala ko naman, nagbibiro lang si Michael at bumubulong ito sa akin habang nagmimisa si Father. Palabiro kasi ito at sanay na ako sa kanyang palaging pangpaprank sa amin. Hindi ito mapakali at may itinuturo ito sa akin. Iyon daw kandila sa rebulto ni Mama Mary ay nakalutang. Kita ko ang tagaktak na pawis ni Michael. Hindi siya mapakali at ang likot nito. Sagot ko naman huwag magloko dahil madadamay kami pag hindi siya tumahimik. Mataray pa naman si Father at pag nagkasala ang sakristan, pinaparusahan ito pagkatapos ng misa. Pinaglilinis ni Father ang mga pasaway na sakristan hanggang gabi sa taas sa may kampana at mas nakakatakot doon, Sir Van. Ayoko yung maranasan. Tiyak yari ako kay Lola pag nagkataon. Ewan ba naman kay Michael at wala itong tigil sa pagbulong. Ayoko namang tumingin sa kanyang tinuturo dahil matatakotin din ako at inaamin ko duwag ako. Hanggang sa mabitawan ni Michael ang Bible at nawalan ito ng malay. Pati mga umatendang misa na pasigaw. Ako naman nagulat at hindi nakakibo. Parang nanigasan pa ako. Agad namang binuhat si Michael at iniuwi na. Dahil kasama naman ito lagi ang kanyang nanay at tatay pag may misa. Kaming naiwang sakristan ay hindi na makakibo ng tama at si Father lumikot ng mata sa paligid. Nang okay na ang lahat, diretso lang si Father sa pagmimisa. Nang tingnan ko nga rin ang rebulto ni Mama Mary na tinuturo ni Michael, sa unang tingin ko wala naman akong makitang kakaiba. At habang tumatagal ang pagtitig ko sa pwesto ng rebulto, nanlamig ang katawan ko, Sir Van. Isang maitim na usok ang aking nakita at naguhugis lalaki ito na parang hubad na may tangan ng kandila at nabubuo ito habang tumatagal ang pagtitig ko. Dahil madilim ang lugar, kaya ang tingin ni Michael ay nakalutang ang kandila. Lalo naman akong natakot nang ang kanyang mga mata ay napansin kong namumula. Titig na titig sa akin. At ang kandila niyang hawak ay lumalaki ang apoy. Sir Van, sinipa ko ang isa pang sakristan na kasama ko at bumulong ako at sinabi ko ang nakita ko. Halos hindi ko na maunawaan ang misa ni Father. Para bang nag-iiba ang salita ni Father. Yung ulo ko parang lumalaki. Sinabi ng katabi kong sakristan, magdasal daw ako dahil wala naman daw siyang nakikita. Habang tumatagal, lumulutang ang lalaking maitim at hawak pa rin ito ang kandila. Hanggang sa maging ako ay nakaramdam ng antok at nawalan na rin ng malay dahil na rin siguro sa takot
Kwento pa ng kasamahan kong sakristan. Humingi ng dasal si Father sa mga umatendang misa. At ako naman wala nang kaalam-alam sa nagaganap sa loob ng simbahan. Pagising ko, nasa bahay na ako at hindi ko na alam kung paano pa ako nakauwi. Sinabi ko kay Lola ang nakita ko at nakausap din daw niya si Michael at iisa ang kwento namin. Inamin ni Lola sa akin na kahit daw simbahan ay kayang pasukin ng masasamang elemento, maging mga demonyong ligaw daw ay nananahan doon sa simbahan. Nagkataon pa raw siguro na kami ni Michael ay may kalikutang ginagawa. Sinabi pa ni Lola na marahil daw malikot ang aming isipan ng oras na yon at hindi nakatoon sa misa ni Father, kaya raw kami ay pinaglaruan ng demonyong ligaw. Sir Van, nilagdat kami ni Michael. Halos ilang araw din at nanaginip ng kandilang hawak ng maitim na nilalang. Dasal ng dasal kami ni Michael upang malabanan namin ang kampo ng kadiliman. Kailangan kami mismo ang lalaban upang hindi na kami gambalain. Maging si Father ay nag-alala sa amin dahil hindi lang daw kami ni Michael ang nakaranas ng ganon. Ang mga datihan daw niyang sakristan ay pinakitaan din ng maitim na lalaki na may hawak nga raw na kandila. At yun ang pinagtataka namin. Bakit may hawak itong kandila at pinaglalaroan ng mga sakristan? Hanggang sa mag-imbestiga si Father at nanawag ng kapwa niya pare na eksperto sa ganong kaganapan. Napag-alaman ni Father na demonyo nga raw ang nananahan sa simbahan at ginawan na raw nila ng paraan. Umayos na nga ang aming pakiramdam ni Michael. Noon ko napatunayan, Sir Van, na ang simbahan nga pala ay punong-puno ng mga demonyong ligaw. Maging mga kaluluwang humihingi ng dasal ay kay dami rin daw. Minsan ay nakikita din ng ilang pare ang mga nagkalat na hubad na anyong tao na maitim at sinisira daw ang kanilang pagdarasal. Kaya sinabi ni Lola na kung hindi ako magtitino, baka marami pa raw akong makita sa loob ng simbahan. Kaya mula noon mas lalo akong tumatag at hindi na ako natatakot sa kandila ng ribulto ni Mama Mary. Dahil isa akong sakristan at may pananalig ako sa Diyos. Ang kaibigan kong si Michael ay ganun din ang pananaw. Hindi namin dapat katakutan ang lalaking demonyo na may hawak ng kandila. Bagkus dapat kami ang kanyang katakutan dahil kami ay alagad ng simbahan. Mula nga noon pag may misa, may mga pagkakataon na may aninong mabubuo at bigla na lang lumalaki ang apoy ng kandila na hawak namin. Pero agad kami ay mananalangin at hihingi ng tulong sa Espiritu Santo. At ang krus ni Jesus na aming tangan ay umiinit sa aming mga kamay at ang takot sa aming dibdib agad ding nawawala. Sa ngayon nasa seminaryo na kami ni Michael at mas matatag na kami ngayon. Handang-handa na kaming humarap sa mga kampo ng dilim. Handa na rin kaming ipagtanggol ang tahanan ng Diyos habang buhay. Kung may pananalig sa Diyos ang bawat isa sa atin, panigurado ang kampo ng dilim ang matatakot sa atin. Iyon lang po ang aking kwento, Sir Van, at salamat sa iyong tagapakinig. Huwag po kayong matatakot sa loob ng simbahan. Manatili po tayong kalmado at magdasal upang hindi manahan sa isipan natin ang takot. Salamat po sa inyong lahat. Sir Van, ako po si Rolly. Lumaki sa Linang o Bukid kung tawagin nila. Ako po ay anak ng mag-asawa na taong simbahan at nakatoka kami sa maliit na kapilya na ipinatayo ng barangay chairman ng aming barangay. Ginawa po ang kapilya namin mula noong tamaan ng malakas na bagyo ang aming lugar. Marami po kasi ang namatay sa bayan namin, lalo na sa aming barangay mismo. At ang iba hindi na nakuha pa ang katawan dahil inanod na sila ng baha. Ang iba naman pong katawan ng mga nalunod ay natabunan na ng putik dito mismo sa tinayuan ng aming kapilya. Ang magulang ko ang tagapagbantay at sila ang nag-aasikaso ng ginaganap na misa. Dahil na rin po kami ang malapit sa kapilya, araw-araw po namin itong nililinisan at pag Miyerkules at Biyernes, kailangan naming magtirik ng kandila
para sa mga namayapan naming kabarangay. Ako po ang laging nakatoka para sa pagbabantay ng kandila. Ayaw kasi ni Papa na iiwanan ko ang kandila pag hindi pa ito nauubos. Ilang taon ko na yung ginagawa. At ang napapansin ko, pag sumasapit na ang petsa at buwan ng maganap ang malakas na bagyo, kakaiba na ang simoy ng hangin. Ang mga kandila ay lumalaki ang apoy at kakaiba ang kulay nito. Napapansin ko ang mga anino na nahahagip ng aking paningin. Lumalapit sila sa mga kandila at parabang tuwang-tuwa sila sa liwanag nito. Naranasan ko rin na makakita ng mga nagtatakbuhang parang mga bata. Gayun din ang daing na nadadala ng hangin, nakakapangilabot, at bumabalik sa alaala ko ang pangyayari noong kabagyuhan. Sir Van, sinabi ko to kay Papa, at sinabi niyang ang pamilya daw kasi ng mga namatay ay itinigil na ang pagdarasal sa kanila. Sinabi naman ni Mama na sa halip na matakot ako, ay kaawaan ko raw ang mga nahahagip na mata ko dahil hindi pa raw nakakalampas sa mga kaluluwa ng mga ito. Kaya naman sa bawat pagtitiri ko ng kandila, napapaluha ako, Sir Van, at naaalala ang pangyayari noon. Kami kasi ay umabot sa bubungan ng bahay namin. Agad naman kaming nailigtas at habang nire-rescue kami ng mga Coast Guard, ang iba naming kabarangay tanaw ko na nadadala na sila ng malakas na agos. Hindi na nga sila nakita at ang iba sa kanila ay malalayo naming kamag-anak. Ang pinagtatakhan ko pa, bakit lagi akong kinikilabutan pag nagtitirik ako ng kandila sa kapilya? Pati ang mga dumaraan sa mga mata ko na anino, bakit nararanasan ko ang ganon? Hindi naman bukas ang ikatlong mata ko para makaranas ako ng ganon at malaking epekto yun sa buhay ko. Ninervyos ako sa mga kaluskos at parang hindi payapa ang isipan ko. Ayoko sa ganong pakiramdam. Hanggang dumaing na ako sa mama ko na ayaw ko nang magtirik ng kandila. Nagugulat kasi ako. Kahit ihip lang ng hangin, nagkakanervyos na ako. Sinabi naman ni Mama na siya na raw ang bahala at nag-aaral pa kasi ako noon. Kaya hindi na ako bumalik sa kapilya namin mula noon. Pero para bang may nagalit sa akin dahil sa ginawa ko. Isang beses nga noon, Sir Van, ginabi ako ng uwi. Araw ng Biyernes. Malayo kasi ang nilalakad namin mula sa highway. Nang may sumabay sa aking maglolo, isang 70 years old na matanda at mga 10 years old na batang babae. Nagulat ako dahil agad nasa likuran ko na sila, gayong wala naman akong kasabay maglakad mula highway. Lumampas sila sa akin at nagsalita ang matanda na ikinagulat ko. Parang kandila lang ipinagdamot mo pa sa amin. Wika ng matanda sa akin habang lumalampas sila at naglakad na sila ng mabilis. Humangin ng malakas, kaya napatakbo na ako dahil mukhang uulan na at agaw dilim na ang paligid. Tumingala ako sa langit at pagtingin ko sa maglolo, nawala na ito at hindi ko na alam kung saan lumiko. Tumakbo na ako ng napakabilis at sa trangkahan pa lang ng bahay namin, nadapa na ako. Nagulat naman ang mama ko at agad niya akong tinanong kung anong nangyari. Sinabi ko na may sumabay sa aking maglolo sa paglalakad. At sinabi kong parang galit manalita ang matandang lalaki. Sinabing pinagdamot ko raw ang kandila. Napaisip naman si mama at inalala niya ang pangyayari noon. Pilit niyang kinikilala ang matanda at bata. Alam ni mama na konektado sila sa naganap na sakuna noon. At ang pagtigil kong magtirik ng kandila, isa sa dahilan kaya nagpakita daw sa akin ang mga namatay na. Sinabi ni mama na ang maglolo ay malayo naming kamag-anak na namatay sa baha at hindi na raw nakuha pa ang katawan. Ang huling tanaw daw ng mga kapitbahay namin ay yakap-yakap nito ang kanyang apo na natatangay ng malakas na agos ng tubig. Sir Van, nakaramdam ako ng awa at naisip ko sila din siguro ang aninong nakita ko sa liwanag ng kandila. Kaya naman mula noon, nagkusa na muli akong magtirik ng kandila sa kapilya namin. Lagi akong bumubulong at humihingi ng kapatawaran sa kanila at pinagdarasal ko ang maglolo.
Dahil ako man ang lumagay sa kanilang katayuan, malamang ganun din ang aking gagawin. Buhat nga nang makita ng aming mga kabarangay ang ginagawa namin. Gumaya na sila dahil sila man daw ay maraming nararamdaman sa kanilang paligid, maging sa loob ng bahay nila. Pinaliwanag nga ni Kapitan. Tanggapin na raw namin na ang ilalim ng aming mga bahay ay mistulang sementeryo dahil sa mga katawan ng taong hindi na nakuha pa. Ramdam naming tanging ang kandila at dasal namin ang kanilang kinukuna ng lakas dahil sa hindi pa nila siguro kaorasan at gusto pa nilang ituloy ang kanilang buhay. Kaya mula nga noon, para bang nakasanayan na namin ang presensya nila. May mga nagtatakbuhang bata at minsan may naglalakad na lalaki at babae na natatanaw namin sa tabi ng highway. Minsan ding mararamdaman namin na parang may nagluluto sa kusina namin. May kumakain at nagkakape pa nga. Nakakatinginan na lang kami ng aking mga kapatid. Laging pinauunawa ni Papa sa amin na hayaan na lang at huwag katakutan. Awa na lang daw ang aming iparamdam at laging ipagdasal. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Kaya sana kayo ring mga tagapakinig. Magtirik din kayo ng kandila at ipagdasal ang mga namayapa niyong kaanak. Malaking tulong po yun sa kanila. Huwag na huwag sana nating kalilimutan na madilim ang kanilang kinalalagyan. Hindi tulad nating maliwanag ang paligid at kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Magandang araw sa iyo, Sir Malik. Ako si Randy, isang OFW dito sa bansang Japan. Matagal na itong nangyari, taong 1990 pa, at bigla lang bumalik sa akin ang lahat. Kilala ang Japan sa mga kwentong urban legend. Akala ko noon simpleng kwento lang yon. Para sa akin hindi totoo o kathang isip lang ng mga kapwa ko Pinoy. Pero pagdating ko ng Japan, ako pala mismo ang makakaranas ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Ang dating tinatawanan ko lang na kwento ay sa buhay ko pala mismo magaganap. Maraming lugar sa Japan ang mahirap ipaliwanag ang kakaibang ambience. Lalo na ang lugar na yon na lagi kong dinadaanan habang nakabike. Nakakabinging katahimikan at walang tao sa kalye at maagang nagsasara ang mga kabahayan. Doon ko napatunayan na totoo nga pala ang lahat at pinag-aralan ko ang maging robot at deadmahin ng lahat. Payo sa akin ng mga nauna na sa akin, matuto raw akong maging bingi at pipe para tumagal ako. Nangupahan kaming magkakaibigan sa isang lumang bahay paupahan na malapit sa aming pinagtatrabaho ang pabrika. Napalipat kasi kami at kailangan namin agad ng matutuluyan. Kaya nang makakita kami, ay agad namin binayaran. Pwede na naming lakarin ang pabrika o kaya ay magbike na lang ay ayos na. Sabi ng pinsan ko, pinag-uusapan daw sa pabrika ang inupahan naming bahay. Sagot ko naman hayaan na lang at hindi naman kami nakakaunawa ng purong salita nila. Pero dahil ang pinsan ko ay nakakaintindi ng salita sa Japan, naikwento niya sa amin ang detalye na ang inuupahan namin ay may namatay na dalaga at sinunog daw nito ang sarili. Nagkukundamay daw ito. May ilan na raw ang umupa na nasusunog na lang ang mga damit nila sa sampayan. At walang makapagpaliwanag kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa ng dalaga. Sa isip ko na lang, napanood ko na sa Netflix ang kinukwento ng pinsan ko at natatawa na lang ako. Agad naman akong nagbiro na mag-ipon lagi kami ng tubig para pag may sunog, safe kami. Pero hindi natawa ang mga kasama ko at natatakot daw sila. Sagot ko naman, Pinoy kami at multo lang yun. Siguro nga ay biro lang para sa akin ang lahat. Hanggang isang araw, solo akong umuwi. Ang mga kasama ko naghanap pa ng makakainan. Tinatamad ako at busog pa, kaya umuna na ako sa kanila. Malayo pa ako sa inuupahan namin. Natanaw ko na ang liwanag sa bintana namin. Babasagin kasing salamin ang aming bintana at medyo madilim na nun. Sa isip ko nga ang aga naman nilang bumalik.
Pero ang iniisip ko, ako lang talaga ang maunang umuwi. Sino ang nasa bahay namin at bakit maliwanag? Dahan-dahan akong lumapit sa may bintana namin at sumilip. Halos nanindig ang balahibo ko dahil ang liwanag ay nanggagaling sa isang kandila na nakalutang. Umamoy na nga ang amoy ng kandila at halos madapa ako na tumakbo papalayo. Bahagya pang umambon kaya lalo akong natakot. Ang kapitbahay namin ay mga paupahan din at alam kong may nakasilip sa akin. Pero ang ugali kasi nila walang pakialamanan. Lalo't ibang lahi kami. Mga sarado na pati mga bahay nila at nahihiya naman akong pagsimula ng takot nila. Nanatili ako sa tabi ng highway at pinagtitinginan na ako ng mga hapon na dumaraan. Hindi talaga ako papasok sa bahay hanggat wala ang mga kasama ko. Nang dumating sila, nakita nila ako sa tabi ng highway at napansin ng pinsan ko ang taas daw ng lagnat ko. Kaya nag-alala sila at nauna na ang dalawa sa loob ng inuupahan namin. Sir Van, normal lang daw naman ang lahat at wala daw kandila na nakalutang. Agad nilang binuksan ang lahat ng ilaw para hindi na ako matakot. Kinabukasan, kahit may lagnat ako, pumasok ako dahil ayokong mag-isa sa bahay. Pero talagang may kakaiba sa inuupahan namin. Ang pinsan ko naman ang naunang umuwi dahil marami siyang labahin. Halos nag half day ito at kami naman alas 5 pa uuwi. Wala pang alas 5 tumatawag na ito at nag-iiyak. May babae raw sa bahay namin at may hawak na kandila. Sa takot namin, tinawagan namin ang may-ari ng bahay. Pag-uwi nga namin, naabutan namin ito na nakasiksik sa sulok ng kwarto namin at ang taas na rin ng lagnat ng pinsan ko. Amoy pa nga namin ang kandila at ang may-ari ng bahay wala namang masabi sa amin. Ang isa naming kasama sa bahay, nakakaunawa ng salita ng may-ari ng bahay. Sinabi raw nito na mabuti pang umalis na kami. Ipapagiba na lang daw ang paupahan niya. Sinabi pa raw ng may-ari ng bahay, sinisira ng babaeng hindi matahimik ang kanyang negosyo. Dahil sa kanya raw isinisisi ang pagkamatay ng babae. Nagustuhan daw ng babae ang anak niya, pero may kasintahan na raw ang kanyang anak. Kaya iniwasan daw ng anak niya ang babae hanggang magpakamatay ito at sinunog ang kanyang sarili sa banyo. Sir Van, naunawaan ko na ang lahat. Nandadamay ang kaluluwa ng babae at dahil galit ito sa may-ari ng bahay, ginagawa nito na takutin ang lahat ng mangungupahan. Sa awa ng ibang Pinoy na kasama namin sa trabaho, agad silang naghanap ng bago naming maupahan. Kahit gabi naglipat kami at hinding-hindi ko malilimutan ang lumulutang na kandila. Kung magtatagal pa kami sa paupahang yon, baka masiraan kami ng bait. Ang kinakatakot namin, bakit nilalagnat ang nakakakita sa babaeng may hawak na kandila. Dahil ang taas na rin ang lagnat ng pinsan ko at ako man kinakaya ko lang ang sarili ko. Pero may lagnat pa rin ako sa loob ng katawan ko. Hindi yun tama at alam naming kakaiba ang babaeng multo. Halatang galit na galit niya ito at dinadamay ang lahat ng taong mapapatira sa bahay paupahan. Pero may nabalitaan kami na na-rape daw ang babae ng anak ng may-ari ng bahay. Nabuntis daw ito at hindi pinanagutan. Hindi na sinabi sa amin ng may-ari ng bahay ang detalyeng yon. Siyempre anak niya ang involve eh. Meron namang Pilipino na doon naninirahan sa Japan at may kakayahan ito kung paano manggamot ng kagaya naming nakaranas ng kudamay. Isang kaluluwang galit at kayang pumatay ng mga buhay na tao. Dahil kung hindi raw kami mag-cleansing, ang lagnat namin ay pabalik-balik. Makikitaan daw kami ng doktor ng malalang karamdaman hanggang sa ikamatay na raw namin ito. Takot na takot kami, Sir Malik. Mabuti na lang at naagapan kami. Dahil kung hindi, uuwi kami sa Pilipinas na pantay ang paa at mamatay kami na walang kalaban-laban. Sinasabi pa ng matatanda sa Japan na nakakausap namin, may kung ano daw ang enerhiya ang bansang Japan na lahat ng namamatay ay nananatili sa kanilang lugar at para daw may nag-aalagang evil sa mga ito. Ilan ngang video ang nagpapatunay noon na nakunan habang rumaragasa ang tsunami.
at ilang nakalutang na aninong itim at puti ang sumasama sa tubig dagat. Kaya ako ay buhay na saksi. Totoong may naninirahang kakaibang nilalang sa bansang Japan. Para bang binibigyan nila ng kakayahan manakit ang mga namayapa na at nananatili itong kasama ang mga buhay na tao. Sabi nga ng manggagamot na Pinoy sa Japan, ang maliit na bansang Japan ay sarado at walang nakakalabas na kaluluwa. Selyado daw ito. At lahat ng mga namatay nananatili lang sa lugar kung saan sila namatay at may kakayahang manakit. Normal lang dito na pagsapit ng gabi may makakasalubong kang tao pero parang wala sa sarili. Kaya dapat daw iwasan at huwag na huwag kakausapin. Ang kinatatakutan pa nila dito, ang kandilang bigla mo nilang matatanaw sa kabila ng kalye. Wala ka namang makitang may hawak nito. Mabuti na lang at hindi kami ang nakakakita nun. Dahil kota na kami sa aming karanasan sa dati naming inupahang bahay. Sir Malik, tumagal ako dito ng ilang taon pa. At maging sa kanilang mga istasyon ng tren, may makakasabay kang babae o lalaki na makikita mo na lang na tumatagos sa pader. Magdadasal ka na lang at didedmahin na lang para hindi masira ang wisyo mo at hindi matakot ang kasama mo. Kaya mag-ingat po lagi tayo, lalo na't hindi nyo alam ang history ng lugar o ng bahay na titirhan natin. Kasabihan nga kung wala tayo magiging karanasan, hindi tayo matututo sa buhay. Mahirap ang buhay namin dito sa Japan. Kung akala ng iba gawa-gawa lang ang mga kwento namin, wala kaming magagawa kung yun ang kanilang paniniwala. Salamat po, Sir Malik. Mag-iingat po ang lahat. Salamat muli sa pagtanggap sa aking kwento. Marami pa akong ikukwento sa iyo. Asahan mo na ipapadala ko agad ito sa iyo. Oras na hindi na ako bising muli. Tawagin niyo na lang akong Biyok. Tambay at panganay sa 11 magkakapatid. Marami akong barkada at kaibigang kasama sa kalokohan. Pero mabait po ako at naasahan ng magulang ko. Marami po kasi akong racket. Hindi po sa pagmamayabang, mahal po ako ng tatay at nanay ko. Kahit po tamad akong mag-aral, hindi ako gumagawa ng masama at takot ako sa pulis. Noong November 1, nagkaakitan kaming manguha ng mga kandila sa North Cemetery. At syempre, hating gabi ang tamang oras kasi wala nang tao at kung meron man, kukunti na sila. Jackpot na naman kami kasi mas marami ang biskwit at mga juice na selyado pa. Syempre, nag-iingat kami kasi minsan nilalagyan ng mga walang magawa sa buhay ng dumi ang pagkain. Kaya habang abala kami mamulot ng mga kandilang malapit ng matunaw, agawan kami sa mga pagkain at para sa amin masaya ang trip namin yon. Pero sadyang mapagbiro ang mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Habang abala kami sa pagbibilog ng kandila, isang batang lalaki na kaedad ko ang lumapit. Sinabi nito na huwag daw namin pakilamanan ang malaking mausoleo. Nalimutan daw kasing ilak ng may-ari. Sagot ko naman mas maganda kasi walang lock at makakapasok ako. At hindi ko ipapaalam sa mga kasamahan ko kasi may coke in can ang dami. Saka ang kandila malalaki, halos kasing laki ng braso ko. Halata akong parang ayaw ng bata na pumasok ako at nagagalit ito sa akin. Akala ko kasi kagaya ko siya na namumulot din ng kandila. Ayoko naman ng kaaway, kaya sinabi kong sige, hindi na ako papasok, huwag lang siyang magalit sa akin. Kaya lagi ko na lang yung kasunod at marami siyang tanong sa akin. Ako naman abalang-abala sa mga kandilang tunaw na. Mahirap nang maunahan ng mga kabarkada ko. Hinihintay na rin kami ng matandang incheck na bumibili ng kandila namin. Malaki rin ang mapepera ko kasi 100 piso per kilo ang bayad sa amin. Pakanta-kanta pa ako habang abalang-abala at hindi namamalayan nasa tabi ko pa rin pala ang bata. At hindi na nagsasalita. Hinayaan ko na lang. Baka ako tagamalapit lang ang bata. Palibot kasi ng squatter ang lugar ng sementeryo. Maya-maya, narinig ko para itong umiiyak. Sabi ko umuwi na
at kung hindi alam ang pauwi, ihatid ko. Pero ang sagot niya na kinagulat ko ay hindi man lang daw siya binisita ng kakambal niya at mama niya. Kasambahay lang daw nila ang nagdala ng pagkain at kandila. Ako naman napatigil sa aking ginagawa at nakaramdam na para bang tumitindig ang aking buhok at balahibo. Yun bang kakaibang pakiramdam na nakakairita at parang gusto kong tumakbo. Pero nanaig pa rin sa akin ang tapang dahil batang kalye ako at lumaki na ako sa bangketa. Lahat na yata ng kakaibang tao nakasalamuha ko na. Dahan-dahan akong lumingon at gusto kong makita ang mukha ng bata. Naabutan ko itong nagpapahid ng luha at buong-buo sa aking paningin ang suot nitong damit at ang kanyang anyo. Inaamin kong kahit matapang ako, nanigas pa rin ang katawan ko, lalo nang makita kong dahan-dahan itong naglalaho. Pero napakalinaw sa isipan ko ang kanyang mukha. Nang maglaho ito, para akong pinagpawisan ng malamig at tinawag ko ang aking mga kasama. Sinabi kong may lumapit sa aking multo tapos pinagtawanan nila ako. Para daw akong baliw dahil sa ilang taon na nga namin ginagawa ang pamumulot ng kandila. Noon lang ako natakot ng ganon at tama nga naman sila. Kailangan naming ituloy ang ginagawa namin at kumalma na ako. Pag inuna ko ang takot ko, wala kaming kikitain. Sabi ko na lang sa mga kasama ko, lilipat na lang kami ng lugar dahil kakaiba na ang nararamdaman ko. Hanggang sa madaanan ko muli ang Moseleyo na bukas ang gate at dahil wala na ang batang multo, naakit akong pumasok at ang mga kasama ko unahan sa mga pagkain. Tapos nang makita ko ang malaking larawan na nakapatong sa nicho, kumaripas na ako ng takbo at iniwan ko na ang mga kasama ko. Ang batang multo pala ang may-ari ng Moseleyo. Sinadya niyang magpakita sa akin. Nakaramdam ako ng awa dahil hinahanap niya ang kakambal niya at ang mama niya. Kinabukasan, pinatimbang na namin ang mga kandila. Nakasampung kilo kami. Hati-hati kaming anim sa pera. Tuloy lang ang buhay at kailangan kong mabuhay ng normal. Ang naranasan ko sa sementeryo ay ginawa ko na lang isang inspirasyon. Ilang araw pa ang nagdaan, limot ko na ang karanasan kong yon. Balik kami sa dating gawe, maghahanap ng mabubuhat na paninda ng mga mamimili sa mga grocery store. Nakatambay kami sa labas ng grocery store at nag-aabang ng customer na hindi makaya ang kanilang pinamili. Hanggang sa may nakita akong mag-ina na tumatawag sa akin. Buhatin ko raw ang kanilang kahon, patungo sa parking lot. Agad naman akong lumapit. At pagharap ng binatilyong anak nito, halos na paurong ako dahil kamukha siya ng batang multo sa sementeryo. Nahalata naman ng babae na parang natakot ako sa anak niya, kaya wala akong nagawa kundi sabihin ang naranasan ko sa sementeryo. Napaluha ang babae at inaming naging busy nga sila noong araw ng mga patay at kasambahay na lang niya ang pinapunta sa sementeryo. Ang batang kasama niya ay kakambal ng anak niyang namatay na at kamukhang kamukha ito. Dahil sa pinagtapat ko at matapos kong isakay ang pinamili nila sa kanilang sasakyan, inabutan ako ng 500 piso at napakalaking tulong na nun sa aking pamilya. Walang tigil ito sa pasasalamat sa akin. Agad niyang ibinigay ang cellphone number niya sa akin at sinabing sa sunod na araw ng mga patay, pumunta daw ako sa Moseleyo. At baka sakali magpakita muli sa akin ang anak niya. Kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata at nakita kong bumalik ito sa loob ng grocery store tapos bumili ng kandila. Alam kong malaki ang naitulong ko sa batang multo kahit nakakapagtaka man bakit nakita ko siya at ako ang napili niyang pakitaan. Hindi siguro lahat ay sinasadya na hindi mabisita ang puntod ng mga mahal nila sa buhay. May mga pangyayari siguro na nagiging busy ang mga buhay kaya hindi nakakarating sa espesyal na araw ng mga yumao. Kaya sana maunawaan natin na kahit hindi araw ng mga patay, sana pilitin nating maipagtirik man lang ng kandila ang mga yumao nating mahal sa buhay. Mula nga noon, hinihintay ko muli ngayon ang buwan ng Nobyembre. Handa na akong makipagkita muli sa aking kaibigan na ang pangalan pala ay John Michael.
Alam kong masaya siya dahil nasabi ko ang mga bilin niya sa kanyang ina. At masaya din ako dahil nakatulong ako sa kanilang mag-ina. Ayun lang po, hanggang sa muling pagpapadala ko ng mga karanasan kong kakaiba. May isa pa akong kwento, abangan niyo po.